0968-8536-5558. Nangunguna sa inyong mga radyo. Maaasahang public service. DZXL 558. Nandito ng programang kung saan ang kalusugan ay number 1. Two-time KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program. At 2014, Gandia Awardee for Best Development-Oriented Radio Program. Radyo mo sa Nutrisyon. Mga usapin ukol sa pangkalahatang kalusugan. Matutukunan ang inyong mga katanungan ukol sa samut-saring issue ng maayos na pangangatawan. Radyo mo sa Nutrisyon. Mula ulo hanggang paa. Busog sa impormasyon. Itig sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan para sa produktibong mamamayan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. 2014 Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Radio Program Host. National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores at Rod Marcelino. Ayon sa ikawalong National Nutrition Survey na isinagawa po ng Food and Nutrition Research Institute, lumalabas na 3 sa bawat 10 Pilipino ay obese o labis po ang katabaan. Samantala, 5% naman ng mga bata ang overweight at 8.3% naman sa mga teenager ang overweight at obese. Bilang tugon sa lumalalang kalagayang pagnutrisyon na ito, ngayong darating na Hulyo, ipagdiriwang natin ang buwan ng nutrisyon na may temang Timbang Iwasto sa Tamang Nutrisyon at Ehersisyo. Ako po si Rod Marcelino at welcome po dito sa unang episode ng Radyo Mo sa Nutrisyon Year 6. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Mga ka-nutrisyon, atin pong titimbangin ang mga mabibigat na usapin tungkol po sa pagiging overweight at obese. Kasama siyempre ang hepe ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council na si Ms. Jovie Raval. Magandang hapon po, Ma'am Jovie. Magandang hapon din, Rod. At siyempre sa ating mga tagapakinig, year 6 na po ang Radyo Mo sa Nutrisyon. Tama, naku, parang kailan lang. 6 na taon na po ang Radyo Mo sa Nutrisyon. Ang daming mga nagte-text nung mga nakarang araw, ang daming nagtatanong kung kailan babalik ang ating programa. Eto na po. Oo, at syempre, mas pinapaganda pa natin lalo ang Radyo Mo sa Nutrisyon dahil may good news ako sa iyo, Rod. Naku mo, good news. Yes. Unang salbo sa 6 na taon, good news kaagad. Yes, yeah, of course. Babalita ko lang na ang National Nutrition Council ay ISO certified na. Wow! Congratulations, NNC. Yes. So certified, ISO. Ibig sabihin nun, yung mga proseso ng NNC ay dekalidad na. Ibig sabihin nun na naka-international standards na ang quality ng servisyo ng NNC. Congratulations sa bumubuo po ng National Nutrition Council at syempre sa ating ninang sa nutrition kay Asik Bernie Flores. Ma'am Bernie, congratulations. Ma'am Jovie, congratulations po at sa lahat po ng mga kasama natin from National Nutrition Council. Okay, salamat. At happy anniversary din, Mama. Yes, 41st anniversary din ng NNC last Thursday, June 25. 41 years na po ang NNC. At syempre, malapit na rin ang selebrasyon ng Nutrition Month. Kaya pag-usapan natin itong tema ng Nutrition Month ngayong July, Ma'am Jovie. Timbang Iwasto sa Tamang Nutrisyon at Ehersisyo. Bakit nga po ba, ma'am? Ito yung napiling tema ng National Nutrition Council para sa taong ito. Kasi nga, Rod, dun nga sa introduction mo, no, na banggit mo na isa sa bawat 3 ay either overweight or obese. Ibig sabihin nun, marami na sa ating mga kababayang Pilipino ang labis-labis na sa timbang. So, kailangan pagtuunan ng pansin naman ito. Kasi kadalasan, ang binibigyan natin pansin ay yung kulang sa timbang. Opo. So, dahil lumalala ang problema, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Mm-hmm. So, nagiging pandemic na. So, malawakang problema na ang overweight at obesity. Opo. Ano nga ba po yung mga layunin sa pagdideklara po ng tema? Especially itong tema sa taong ito sa selebrasyon ng Nutrition Month. Oo.
kaya natin ginawang Timbang Iwasto sa Tamang Nutrisyon at Ehersisyo ang tema ngayong taon. Opo. Ay para bigyan na pansin nga yung mga kababayan natin, malaman nila na dapat tamang nutrisyon at syempre dapat yung sapat na physical activity o ehersisyo ang kailangan para magkaroon tayo ng tamang timbang. So, kailangan din ito para maiwasan natin yung mga non-communicable diseases. Alam naman natin yung mga cancer, diabetes, dahil malaki ang risk kapag overweight at obese ang isang tao sa mga sakit na ito. Okay, nabanggit nyo, Ma'am Jovie, yung obese. Yung mga kasama natin dyan, pati ako na rin, naleleto, nahehelo. O ano nga bang pagkaiba na? Kasi pag sinabi nating obese, di ba, overweight rin. May pagkaiba po ba yung obese at overweight, Ma'am? Oo. Pag sinabi nating, simplihan na lang natin, no? Pag overweight, mataba. Mm-hmm. Pag obese, matabang-mataba. Nako, ganun pala yun. Oo. Pagdating naman sa risk sa mga sakit, parang tumataas pa lang yung increase yung risk mo pag ikaw ay overweight. Mm-mm. Pero pag ikaw ay obese, mataas na, mas lalong at risk ka na. Pagdating naman dun sa pagkakaiba, meron tayong mga paraan dyan kung paano malalaman kung ikaw nga ba ay overweight at obese, Rod. So, sa mga bata, kinukuha yung kanilang timbang okay. At against dun sa kanilang edad. So, malalaman kung sila ay overweight for their age. Pag naman sa mga 6 years, 5 years and above, tsaka mga adults, ang sukat naman dyan ay yung body mass index or BMI, mm-hmm. body mass index. So, kung may body mass index ka na 18.5 to 24.9, yun ay normal. Pag 25 to 29.9, overweight yun. Pag mahigit na sa 30 ang BMI, obese na yun. So, may levels yun. So habang tumataas yung BMI, mas nagiging yung level ng obesity Mm-mm. tumataas. Mm-mm. So, ganun pala yung paraan ng pagsusukat. No? Kung ikaw ay overweight o obese, ano naman po yung status, ma'am, ng overweight at obesity sa younger age group? Kumbaga Mm-mm. dito sa Pilipinas, hindi pa gaanong kataas sa grupo sa mga, namin. Hindi muna, sa 0 to 5 years, Rod. Mm-hmm. Oo. Kasi nung mga 90s, early 90s, 1% lang yan. Oh. Tapos habang tumataas ngayon, 3% tumataas. Ngayon, 5% na. So pataas. Mm-mm. Ganon din sa mga school age children natin. From halos wala, tapos unti-unti tumataas. So nakaka-alarma. Pero sa mga adults, halos dumoble na. Dati mga 16% lang. Opo. Ngayon, 30% na. No. Kumpara sa mga mayayamang bansa, halos apat sa bawat lima Opo. Ay overweight. Tayo, isa sa bawat, tatlo sa bawat sampo ang overweight at obese naman. So, sino po ang mas at risk sa obesity? Yung mga babae ba o yung lalaki, ma'am? Ayon dun sa mga datos, mas maraming overweight at obese na babae. Opo. Walang tiyak na dahilan, ano, pero baka likely kasi na mas engage ang mga lalaki sa mga mahihirap na gawain, mga Mm-mm. trabaho, Oo. Kaysa sa mga kababaihan. Sobrang hilig sa kain naman din naman yung mga babae. Kaya mas... Oo, kasi kasama nun yung kwentuhan, di ba? Alright, yun. So mas mataas yung porsyento ng babae sa obesity. Oo, kumpara sa mga kalalakihan. Mm-mm. Saang lugar po sa Pilipinas, ma'am, ang mas mataas at mababa ang prevalence po ng overweight at obesity? Ano pong maaring dahilan ng pagkakaroon po ng ganitong dato sa kanilang lugar? Pag tinignan mo sa buong Pilipinas, no, meron tayong 17 regions. Ano? Opo, opo. Ang National Capital Region ang may pinakamaraming kaso mm-hmm. ng katabaan. Susunod dyan yung mga highly populous na regions din. Region Calabarzon, yung Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon. Yung Region 11, Region 6, Cordillera. So usually dun sa mga urban areas. Oo.
Bakit po? Anong dahilan, ma'am? Kasi yung pag sa urban areas, mas madali na ang transport system. So usually, hindi na naglalakad. Sumasakay na lang. Dito nga, di ba? Imbis na maglakad, magpe-pedicab pa. Kahit napakalapit, di ba? Napansin ko nga. Eh, dati, kahit gaano kalayuan, abay, nilalakad lang yan. Pero ngayon, mas nagiging tamad eh. Oo. So, bawas yun dun sa Ehersisyo, di ba? Mm-hmm. And then, of course, pag sa mga urban places, mas maraming kumakain na sa labas. Mm-mm. So yung mga kumakain sa mga fast foods, yung mga pagkain sa fast food, wala kang choice. So more mga sinaserve na pagkain, yung mga mamantika, mga high in calories, tapos yung mga sugary drinks, na yun yung nagpapadagdag dun sa excess calories sa katawan. Yung sinasabi nating ma-foods. Maaalad, yes. Mamantika, matatamis. So yan, pag sobra-sobra yan, opo, yan yung nagdadagdag ng timbang. Ayon sa World Health Organization, panglima ang pagiging overweight at obese sa mga pangunahing sanhi ng kamatayan sa buong mundo. Halos 3 milyong adults ang namamatay sa buong mundo taon-taon dahil sa mga sakit na dulot ng labis na timbang at katabaan. Naku mga kasama, heavy gan pala talaga itong obesity at overweight. Ang pinagtataka ko lang, Ma'am Jovie, sa hirap ng buhay ni Juan de la Cruz, bakit madami pa din mga Pilipinong tumataba? I mean, alam ko laganap po yung kahirapan kaya madami ang nagugutom, pero bakit kaya nagtatabaan? Dun sa mga pagsusuri, talaga yung dito sa Pilipinas, yung average na kinakain ng Pilipino ay kokonti pa rin. So, pero pag tinignan mo rin yung datos dun sa physical activity, mas halos 3/4 ng mga Pilipino kulang sa ehersisyo. Mm-hmm. So, it's really yung kakulangan ng paggalaw, yung pag-exercise, yung hindi na masyado nang naglalakad, lagi na lang nakaupo. So, yun, mas factor yun ng kakulangan ng physical activity. Kaya mas maraming mga kahit mahirap, pwede rin maging obese eh. Kasi meron na rin hindi lang yung mga mayayaman ang masasabi mong prone rito, prone na maging overweight, obese. Mm-hmm. Even sa mga mahihirap, meron pa rin mga kaso na overweight. Kahit yung halimbawa anak nila ay payat, usually yung nanay, yun naman ang mataba. Uh-huh. Kasi nga siguro kulang sa exercise. Mm-mm. Even yung mga household chores, kulang pa rin yun. Mm-mm. Paminsan din yung nanay, overweight, pati yung anak, overweight din. Oo, makilala akong ganun. Ano pa ma'am, yung ibang mga factor, kung bakit tumataba ng husto po yung isang tao? Kasi meron kinoin na term ang World Health Organization. Tinatawag nila itong obesogenic environment. Mm-hmm. So minsan hindi dahil sa matakaw yung isang tao, pero yung kinagagalawan niyang lipunan, yun yung nagpapataba sa kanya. Opo. So ibig sabihin yung ating mismong, like sinabi ko, yung transport system natin, imbis na maglalakad, sasakay na lang. Yung mga pagkain na available, wala ka masyadong choice. Yung marketing din ng mga iba-ibang pagkain, lalong-lalo na sa mga bata, nakakatulong yon na yung mga bata, mas ginugusto nila ito yung mga hindi masustansyang pagkain dahil napaka lakas nung kanilang ginagawang marketing, yung pag-a-advertise nila sa mga bata. So, pati yung bata, magulang, wala masyadong choice kasi yun yung gusto nung anak nila, di ba? Of course, isa rin yung dahilan ay yung kakulangan sa nutrisyon. Excuse me. Yung kakulangan sa nutrisyon sa habang bata pa lang. Yung mga batang underweight, usually sila yung mas at risk na magkaroon na maging overweight pagtanda nila. And then of course, meron ding pag-aaral na yung mga hindi pinasusong mga bata, yung pinainom ng formula milk, sila yung mas at risk sa overweight at obesity pagtanda nila. Pero yung ibang mga magulang, gustong-gusto nilang makita yung kanilang mga anak na matataba.
Tama ba yun, ma'am? Kasi part yun ng kultura natin. Mm-hmm. So isa yun sa mga maling kultura Perception na, ang cute-cute. Pag mataba, malusog. Pag lalaki ng mga pisngi, ang cute-cute. Pero actually, kawawa yung bata eh. Opo. Kasi una, pag laki niya, mahirap na siyang mag-lose ng weight kasi nakasanayan na niya kumain na marami. And then, yung burden ng society, yung inaano siya, yung quality of life ng mga matatabang bata. Opo. Tinutukso, so nagkaka-develop ng mga shyness, naging extrovert. So may social implications din yung pagiging overweight at obese. Ayun. Ma'am Jovie, nabanggit niyo po yung physical inactivity, dietary pattern, child undernutrition, poor breastfeeding. Mayroon pa ba hong ibang mga dahilan kung bakit tumataba ng husto yung isang tao? Yung ang sinabi ko, yung obesogenic environment, yung kailangan magkaroon siguro ng mga polisiya para makontrol yung marketing ng mga unhealthy foods, lalong-lalo na sa mga bata. Kasi naging malaking impluensya yon dun sa food choices ng mga bata at pati ng mga magulang. Alright. Mga kasama, word for the day muna tayo. Nabanggit na rin lang natin kanina kung paano malaman kung healthy ang timbang ng isang tao. Ating word for the day ay waist circumference. Waist circumference. Doon muna tayo po sa word na circumference. Ang circumference ay ang perimeter o sukat ng distansya paikot sa isang bilog. Kaya ang waist circumference ay ang sukat ng distansya paikot sa ating abdomen o waist. Ang waist circumference ay isa sa mga pinaka-praktikal na paraan upang suriin ang abdominal fat ng isang tao. So, ang isang taong mayroong mataas na waist circumference ay may mataas na tsansang magkaroon ng non-communicable diseases gaya ng type 2 diabetes, mataas na level ng kolesterol, sa dugo, alta presyon at sakit sa puso. Ayon na rin Rod sa World Health Organization, masasabing may mataas na waist circumference ang isang babae kung ito ay higit sa 88 centimeters at mahigit sa 102 centimeters naman para sa mga lalaki. Maari mong sukati ng iyong waist circumference sa pamamagitan ng tape measure o medida. Para sa tamang pagsukat ng waist, hanapin ang gitna ng pinakahuling buto ng tadyang at ang ibabaw na buto ng balakang. Kapag nakita na ang gitna, ang bahagi ay ipaikot sa tapat nito ang tape measure. Tiyakin lang, Rod, na nakalapat ng husto ang tape measure at nakarelax ang tiyan. Yung niipit. Dapat nakarelax ang tiyan. Oo, minsan iniipit nandadaya. Hindi, ayun ang huminga. Iyan po mga kanutrisyon. Nako, kuha na po ng medida at umpisahan na ang pagsukat ng waist circumference ninyo. At Ma'am Jovie? Tandaan po natin, mainam na below 88 centimeters or 34 inches sa mga babae at below 102 centimeters o about 40 inches naman sa mga lalaki para makaiwas sa non-communicable diseases. Salamat po Ma'am Jovie sa ating word for the day. Doon naman sa mga nais pong itanong tungkol po sa ating pagsang ngayong hapon. Maaari po kayong mag-text sa 0921-431-1044. Yan po para sa mga gumagamit po ng Smart, 0927-650-6795 para sa Globe subscribers at para naman sa Sun subscribers, 0942-570-0106. O di kayo tumawag po kayo mga kanutrisyon sa aming landline sa 882-2374. Pwede rin po kayong mapakinggan muli at mapanood ang ating episode ngayon at yung mga nakaraan sa internet. Puntahan nyo lamang po ang Radyo Mo sa Nutrisyon channel sa YouTube radyomosanutrisyon year 6, one word lamang po mga kanutrisyon, yung Radyo Mo sa Nutrisyon year 6. Dalawang versions po ang mapapanood nyo sa YouTube. Ang una po ay available agad pagkatapos ng programa at ang ikalawang version po ay HD or high definition na mapapanood nyo simula sa alas 6 ng gabi sa YouTube. At pwede nyo rin po kaming bisitahin sa Facebook. Hanapin nyo lamang ang Radyo Mo sa Nutrisyon. One word po iyon, mga suki.
Mapapanood nyo rin po kami in high definition sa Ustream DZXL Online TV. I-like lamang po at FB friends na tayo. Sa Twitter naman po, sundan nyo po kami sa twitter.com/radionutrition. One word din po yon. I-add nyo rin po ang Radyo Mo sa Nutrition Year 6 sa inyong circle sa Google Plus. Mapapanood nyo rin po kami sa Signal Digital TV Channel 209. Ayan. Delay telecast po ito sa cable pero high definition naman po ang inyong mapapanood. Oo, maaari nyo rin pong marating ang aming website sa nnc.gov.ph ang aming, at yung official Facebook page ng NNC na NNC Official. At para po sa mga gustong makipag-interact, i-hashtag Radyo Mo sa Nutrisyon Year 6. At eto na, Mama Jovie, ang inaabangan ng ating mga tagapakinig, ang ating mga kanutrisyon, ang ating text question of the day. Ang unang ani mga kasama na makakapag-text po ng tamang sagot ay mananalo ng 100 pesos worth of cellphone load. Ang tanong, ma'am. Magbigay ng dalawang dahilan na patuloy na pagdami ng mga Pilipinong overweight at obese. Ayun ako, napakadali, Ma'am Jovie, yung tanong. 100 pesos na cellphone load ang hinihintay para sa kanila. Oo, giveaway na yan. I-text lang po ang inyong sagot sa ganitong format: full name, space, address, space, ang inyong sagot, at isend po ito sa 0908-579-6898. Mga kanutrisyon, patuloy lamang po kayong tumutok sa ating pagbabalik. Tatalakay naman natin ang mga nakalatak na programa po ng pamahalaan upang masolusyonan ang pagtaas ng kaso ng overweight at obesity. Magbabalik po ang Radyo Mo sa Nutrisyon. Radyo Mo sa Nutrisyon. Mangmoy, kanina pa tumatawag itong si Miss Eloisa. Good morning, Miss Eloisa. Mangmoy, kapag may edad na, kailangan pa ba mag-exercise? Dapat. Commandment number 9, panatiliin ang tamang timbang. Sa pagtanda natin, bumabagal ang metabolismo. Kaya dapat bantayin ang ating timbang. Mag-ehersisyo, maglakad, magsayaw. Talaga? Mangmoy, pwede ka bang maimbitang mag-ballroom dancing? Ha? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Pang 10 Commandment, Mangmoy. Maging aktibo, iwasan ang alak, huwag manigarilyo. Wala akong ganyang bisyo. Very good, Elmer. Maraming bagay ang nagdudulot ng stress at ng sakit, tulad ng cancer, heart disease, diabetes. Simple ang sekreto. Kumain ng tama, magpalakas ng katawan, maging aktibo. Game ako dyan, Mangmoy. O sige, Elmer, mamaya pagpunta natin sa kantin, maghagdan tayo. Ha! Hanggang 10th floor? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Welcome back po mga kanutrisyon. Miss Jovie, bukod po sa pagdiriwang ng Nutrition Month, ano-ano po ba yung mga kasalukuyang programa po ng pamahalaan para matugunan o masolusyunan po at maiwasan ang problema ng overweight at obesity, ma'am? Oh, nangunguna siyempre ang Department of Health sa pagpromote ng healthy lifestyle. Opo. Meron ng DOH na programang Pilipinas Go for Health. Dito sinasagot niya yung apat na risk factors ng non-communicable diseases. So merong go sigla, go sustansya, go hinay sa ano to? sa alak. Mm-mm. At saka yung no yung smoking. Bisyo. Oo po. So, go slow sa taga at saka go smoke free. Bukod dun sa pag-promote ng healthy lifestyle, of course, patuloy pa rin ng NNC sa pag-promote ng tamang nutrisyon. So, meron kaya nga, napakinggan nyo lang kanina yung ating 10 commandments na ayon dyan yung sa nutritional guidelines for Filipinos. At of course, ang Department of Education din, may programa rin siya para sa mga mag-aaral. Meron din silang polisiya na dapat healthy foods lang ang i-serve sa mga school canteens. At hindi pa rin nawawala yung physical education at physical activity sa mga paaralan. So, meron din mga ahensyang nagkakaroon ng mga wellness programs. Opo. Meron ding policy ang halimbawa within the government, yung Civil Service Commission, na dapat maglaan ng isang oras kada araw. Uh-oh. Para makapag-ehersisyo. Yung mga Zumba.
Oo. Kaya lang minsan di nagagawa. Mahirap talaga masustain yung mga exercise. Isa yan sa mga challenges actually. Balikan natin ma'am, yung celebration ng Nutrition Month. Ano-ano po yung mga magiging activities ma'am ng National Nutrition Council ngayong Hulyo in connection sa celebration ng Nutrition Month? Oo, Rod. Salamat, Rod. Ha. So, sa July 1, umpisa ng Nutrition Month, magkakaroon ng Nutrition Month launch sa isang hotel dito sa Metro Manila. Dito, magsishare tayo ng mga good practices sa pagtugon ng overweight at obesity. Makikipag-partner din ng NNC with Mandaluyong City para sa isang attempt na ma-break ang Guinness World Record dun sa pinakamaraming mag-zoomba. So about, ang target, mga 40,000 na taga-Mandaluyong sabay-sabay mag-zoomba. Sa July 19 po iyan. Then of course, patuloy pa rin sa ating mga ibang rehiyon yung mga iba-iba ding Nutrition Month activities sa pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan. So, iba-ibang activities. Meron dyan, nagzuzumba, mga iba-ibang ehersisyo, mga fat run. So, hindi lang yung mga fat run, yung mga matataba naman ang patakbuhin natin ngayon. Mm-hmm. And then, of course, mga cooking demonstrations on mga healthy foods, nutrition counseling, mga nutrition assessment para alam ng mga tao kung ano yung kanilang timbang at para alam nila kung overweight ba sila or obese. So, maraming pwedeng gawin, no? So, na i-celebrate itong Nutrition Month. Ayun. Ano naman ang maaaring maging partisipasyon, Ma'am Jovie, ng bawat mamamayang Pilipino na nakikinig ngayon sa ating programa para sa selebrasyon ng Nutrition Month? Oo. Una, Rod, nakikiusap ako sa ating mga kababayan. Una, alamin ninyo ang inyong timbang. Nasa tamang timbang ba kayo? Normal ba? O overweight ba kayo? And then from there, magkaroon po ng commitment para iwasto ang timbang, which is yung ating tema, ano. So, mag-serve po ng masustansyang pagkain, sundin ng 10 commandments, and then of course, magkaroon ng physical activity at least 30 minutes kada araw, and then on most days, magkaroon ng moderate na intense na physical activity. So, at least yan po ang umpisa para maging wasto ang ating timbang. Ayun. May mga tanong tayo rito, Ma'am Jovie, mula sa ating mga kanutrisyon. Ito mula kay 6446. Ma'am at Kuya Rod, good PM po. Tanong ko lang po kung okay lang ba daw ang timbang na 59 to 60 sa edad na 52? Okay. Opo. Okay, sa ating texter, kailangan po nating malaman kung ano ang inyong height. So wala po yan sa edad. So, kailangan alam ninyo ang inyong height. So, yung i-explain ko lang siguro paano kukunin yung body mass index. Opo. So, simple lang yan. Ano? Meron tayong formula para sa BMI. Mm-hmm. Ito ang inyong weight in kilograms. Mm-hmm. I-divide ninyo ito sa inyong height in meter squared. So, for example, ang height mo ay 5 feet. So, kukunin mo, 5 feet is equal to 60 inches. Mm-hmm. I-multiply mo yun ng 2.54 para makuha mo yung centimeters. So, ang katumbas niyan ay 1.52 meters. Uh-huh. Tapos, yung, so, i-square mo yan, meaning 1.52 times 1.52, may makukuha kang number, and then, yung weight mo, i-divide mo doon. Ang lalabas doon is 21. So, ikaw ay 5 feet, ikaw ay 50 kilos, ang BMI mo is 21. So, within normal pa yon, basta hindi lalagpas sa 25. So, hindi pa overweight. Oo, pag more than 25 ang BMI, overweight na yon. Pag 30 na ang BMI, obese na yon. Mm-hmm. So, mahalaga na alamin yung inyong body mass index. Napakahalaga yan. Oo. Para sabi nga ni Ma'am Jovie, para makaiwas sa iba't ibang klase ng sakit. Dahil hindi porket mataba, malusog. Yun lang dapat nilang tandaan, di ba Ma'am Jovie? Opo. Oo. Oo, Rod. Tama ka dyan, Rod. Rod, siguro hanggang dito na lang muna ang pagsagot natin ng mga text questions. Kailangan na nating mag-recap.
Isa sa mga malaking suliranin ng pangkalusugan sa ating bansa ngayon ang pagtaas ng bilang ng mga overweight at obese, maging bata man o matatanda. Ang ilan sa mga posibleng dahilan nito ay ang kakulangan ng physical activity, mataas na pagkonsumo ng mga pagkain, lalo-lalo na yung mataas sa fats at asukal, kakulangan sa nutrisyon sa unang 1,000 araw sa mga bata dulot ng isang hindi sapat na pagpapasuso at pagpapakain ng angkop na complementary foods. Sikapin na mapanatili ang tamang timbang upang maiwasan ang malulubhang karamdaman. Kung labis ang timbang, makakatulong ang pagkakaroon ng tamang nutrisyon at sapat na physical activity. At mga kasama, tandaan ngayong darating na buwan ng Hulyo, Timbang Iwasto sa tamang nutrisyon at ehersisyo. At sa susunod na Sabado naman, tatalakayin po natin ang isa na namang exciting na topic sa nutrisyon. At mga suki, mga kanutrisyon, tutok lang dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. At ati pong nakasama si Ma'am Jovie Raval, Chief of Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Maraming salamat po, Ma'am Jovie. Paalala sa ating mga kanutrisyon, ito ay para sa darating na Nutrition Month ngayong July. Oo, salamat Rod. Of course, ang tema ng ating Nutrition Month ay Timbang Iwasto sa Tamang Nutrisyon at Ehersisyo. So, dalawang elemento ang kailangan natin tandaan, tamang nutrisyon. So, sundin po natin ang 10 commandments. Patuloy po natin yung pinapaalala po sa inyo. At of course, physical activity, kailangan po at least 30 minutes kada araw ng galaw-galaw para hindi rin pumanaw. Ayun. Maganda. Napakagandang mensahe. At bago tayo magtapos ngayong hapon, mga suki, eto na po ang ating ninang sa nutrisyon. Hi, opo, mga kasama, ang napakasipag at sabi ko nga ito'y napakabait na ninang sa nutrisyon, ang Assistant Secretary of Health. Walang iba kundi si Asik Bernie Flores. Ma'am Bernie, magandang hapon. Magandang hapon din sa inyo, Rod, at saka Jovie. Thank you very much. And magandang hapon sa lahat ng ating mga tagapakinig. May meeting lang kami ni Chairman Tolentino tungkol sa EDSA traffic. Ayun. Grabe. Anyway, congratulations. Sabi mo nga, Jovie, kanina sa 6th year na tayo. Yes, opo, ma'am. Tapos year 6 and then ang dami naming blessings. Tama. Kaya sinishare namin sa lahat ng ating tagapakinig para lalo pang gumanda ang buhay pang nutrisyon. Congratulations, Ma'am Bernie. Oo. ISO certified. ISO certified. Oo, tapos 41st birthday talaga namin na award yung certification. Kaya double celebration. Anyway, may dadagdag lang ako, maliit na aspeto dun sa obesogenic environment. Opo, ma'am. Na miss lang banggitin ni ano, kaya tamang-tama rin sa MMDA kasi yung mga kakulangan ng ating mga bike lanes o kaya pedestrian o kaya mga parke is one way that prevents people from being physically active. Instead na maglakad, masagasaan ka. Di mag-tricycle ka na lang or magpa-jack, di ba? Tama. Tapos yung mga bata, yung mga pamilya, walang mapag-pasyalan apart from restaurants. Wala na ng parke. Kulang ng mall. Oh, kulang lang. So, sana yung mga pamahalang lokal na nakikinig sa atin ngayon, pagtulungan na magkaroon ng mga ganung facilities para ma-promote talaga ang physical activity. Alright, samantala mga kasama, eto na po ang 6 na nanalo ng tig-isang 100 pisong cellphone load. Ang mag-a-announce rito, walang iba kundi ang ating ninang sa nutrisyon. Alright, ang
anim na winners na sumagot po ng tama sa ating tanong kanina na magbigay ng dalawang dahilan ng patuloy na pagdami po ng mga Pilipinong overweight o obese. Yung mataba at yung matabang mataba. Ayun. Opo. At ang mga sagot ay lack of physical activity, obesogenic environment, child undernutrition, poor breastfeeding, dietary pattern, marketing of unhealthy foods, especially to children. Unang winner ay si Mary Jane Gilan ng barangay Tinejeros, Malabon City, malapit lang. Okay, ang pangalawang winner, si Joven Mora ng barangay Signal Village, Taguig City. Ang pangatlo naman ay taga barangay Carmen ng Cagayan de Oro City ng Mindanao, si Rose Abad. Ang pang-apat ay si Adora Alnora Erwin Angeles ng Tondo, Manila. Si Rodel Peña Verde ang pang-lima sa taga-barangay Kamuhagi ng Gumaca, Quezon. At si Richard Balico ng San Jose City, Nueva Ecija ang pang-anim nating winners. So maraming salamat sa inyong paglahok at congratulations sa inyong lahat. At huwag po kayo mag-aalala, mga ka-nutrition. Marami pa rin kayong Pwede pa rin sila mag-text. Kung kayo ho ay may mga tanong po tungkol po sa ating topic ngayon, ang kailangan nyo lang pong gawin, ipadala po ito sa 0908-579-6898. At kahit wala na po tayo sa ERA po, ASEC, no? Ito ay sasagutin ng ating resource person ngayong hapon. At the same time, siya rin po nag-anchor. Si Jovie Raval. Sa tulong ng ating production team. Dahil po yan ang patuloy na serbisyo publiko ng Radyo mo sa Nutrisyon. Muli po tayo magsasalo-salo sa iisa na namang malusog na talakayan sa susunod na Sabado sa garab na alas 12:30 ng tanghali dito sa Radyo mo sa Nutrisyon, DZXL 558. Tandaan, dito po sa Radyo mo sa Nutrisyon, abay bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi ang mga maling gawain kumukontra po sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan lamang po, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamamayan. Ako pang inyong lingkod, Health Assistant Secretary and Executive Director ng National Nutrition Council, Bernie Flores. At ako naman po, si Rod Marcelino. Ma'am Jovie. At ako rin, si Jovie Raval. Maraming salamat, Jovie. Maraming salamat po, Ma'am Jovie. Kami po ang inyong kabalikan sa kalusugan at wastong nutrisyon. Sabay-sabay tayo, mga kanutrisyon, dito sa Radyo mo sa Nutrisyon! Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng National Nutrition Council. Radyo mo sa Nutrisyon. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na mamamayan, wastong nutrisyon ang katuparan. Radyo mo sa Nutrisyon, kabalikan Diyos sa kinabukasan. Mula sa National Nutrition Council, tamang impormasyon para sa wastong nutrisyon.